My beloved friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba magpalit ng surname or yung ating apelido sa SSS or ang ating civil status na magiging single to married na tayo. So, let's start! And I'm already in my 27 weeks. Ayan siya. Kaya medyo mabigat ang aking katawan. So, pag-esensyahan nyo na ako. So, ituturo ko sa inyo to sa pinaka-easiest way para maintindihan nyo kung paano nga ba magpalit, no, sa SSS. So, unang-una, wala na po sa website. Kasi dati, alam ko meron sa website kung paano tayo magpalit ng apelido. Pero ngayon is currently unavailable na siya. So, pupunta na talaga tayo mismo sa SSS branch. And bago tayo pumunta sa SSS branch, kailangan tayo ay nakaschedule. So, kailangan alam natin yung ating SSS coding. So, may coding ngayon si SSS. So, eto siya. Para malaman nyo ang inyong coding, dapat alam nyo yung last digit ng inyong SSS number. So, for example, 5 yung pinaka-last digit ng inyong SSS number. So, Wednesday kayo pupunta. Hindi tayo pwede pumunta na ibang araw kundi tayo nakaschedule that day kasi hindi tayo papasukin ni SSS. And ito naman ang mga requirements na kailangan natin dalhin. So, unang-una, kailangan natin ng original PSA marriage certificate. So, kung wala pa kayong PSA marriage certificate, much better na kumuha na kayo, no? And saglit lang naman yon makuha, no? Or ipadala. And kung hindi nyo alam kung paano kumuha ng PSA marriage certificate online, well, ito ang aking vlog. So, nandito ang tutorial kung paano kumuha. And then, kailangan din natin magdala ng at least 2 valid IDs. And then, kailangan din natin magpa-photocopy ng ating PSA marriage certificate and ating photocopy naman ng ating valid IDs. And my beloved friends, much better nga pala na pumunta tayo ng mas maaga, no? Ang start nga pala ng SSS ay 8 AM, pero much better na mas maaga tayo. Ako kasi, nasa priority lane ako dahil ako ay preggy, pero kung hindi kayo preggy or senior, mas mahaba po ang pila. Kaya much better na mas maaga tayo sa 8 AM. Kung kompleto na ang inyong requirements, so pumunta na tayo sa ating nearest SSS branch. And pagpunta nyo doon, pupunta kayo sa public assistant desk. Actually, i-assist naman kayo ni Kuya Guard or ni Ate Guard. So, pagpunta nyo doon sa public assistant desk, hihingi nila yung mga requirements na kailangan nila. So, ayun yung mga requirements na sinabi ko. So, kung ano lang yung sinabi nila, ay lang yung ibibigay ninyo. And hihingin din nila yung inyong SSS number. And after that, bibigyan nila kayo ng E4 form. Ayun ay inyong i-fill out. Pero hindi lahat yun ay sasagutan. So, ituturo naman yun ni employee kung ano lang dun yung mga sasagutan. And after that, bibigyan niya kayo ng number para dumiretso na kayo sa step 2. Yung step 2, ito na yung sa counter. So, hihingan din ulit kayo ng mga requirements, ganyan. And then, doon na mapaprocess yung pagpalit ng inyong apelido at civil status. And huwag kayo mag-expect na magkakaroon kayo ng SSS ID dahil naka-on hold yon. So ako ngayon wala akong SSS ID. Tinga naka-on hold, no? Dati may UMID ako, pero wala talaga daw. Kaya wala. Nakatenga lang. Or at least, nabago na yung apelido ko and yung civil status ko. Kasi kailangan ko yon pag ako ay kumuha ng maternity benefits. Kaya nag-aayos ako. And para maayos din yung mga bagay-bagay na maganda din kasi na polish lahat. So, my beloved friends, ayan ang ating vlog for today. And thank you so much for watching and I hope na naintindihan nyo ang aking tutorial. And kung kayo ay wala pang PSA marriage certificate, ito po yung aking vlog and ilalagay ko ito sa aking description box, yung link, para direktan na kayo dun sa vlog na yun. And sa mga ikakasal naman at hindi alam ko paano kumuha ng marriage license, well, ito din po yung vlog ko and ilalagay ko din sa aking description box. So, thank you so much for watching. God bless!